Good morning, mga mamshi! So tara, samahan niyo ako magluto ng almusal namin / tanghalian. So yun, yes. Almusal tsaka tanghalian na po namin to. Ang lulutuin ko pala is scrambled egg lang at hotdog. So yung scrambled egg, yan sa akin yan. At yung hotdog para sa anak ko tsaka sa daddy niya. Yes, hindi kasi pwede sa akin yan. Alam niyo naman, may sakit tayo. Lagaya na like ko sinasabi, may sakit tayo. So yan, bawal nga sa akin yan. By the way, pag nagluto pala ako ng scrambled egg, gusto ko yung red na red yung kamatis. Kasi gusto ko yung kumakatas siya, diba? Yung parang nagkukulay orange-orange na yung yung egg. Kasi kumakapit na yung katas ng kamatis. Yun yung gusto ko. So yun, hindi ko na pala pinakita sa inyo kung paano ko naluto yung hotdog. Kasi nga, nakalimutan ko i-play yung video. Kala ko kasi na-play ko. Ang ginagawa ko pala, pag nagluluto ako ng hotdog, pinapakuluan ko muna siya sa tubig. Tapos, yung pinagkuluan, tinatapon ko sa ganun kasing part, feeling ko, para sa akin ha, feeling ko nababawasan yung alat ng hotdog. Tapos, tsaka ako siya piniprito. Kasi mas gusto pa rin ni Athena yung prito. Kasi para yung brown, yun yung gusto niya, medyo nato-toasted pa. Kaya, ganun ginagawa ko pag nagluluto ako ng hotdog. So, kung nagtaka naman kayo sa itlog, kung bakit ganun, parang kulang sa mantika. Yes, kulang po talaga sa mantika dahil hindi ako pwedeng magmaraming mantika. Bawal kasi tayo sa oily na pagkain. So, yun, naluto na tong itlog tsaka hotdog. Nakita nyo naman, diba, ang daming sibuyas tsaka kamatis. Ganyan talaga yung mga masarap na klase ng luto ng scrambled egg. Yung hindi tinipid sa sibuyas tsaka sa kamatis. By the way, guys, ang gamit ko dyan, asin na po. Hindi na po magic sarap. Hindi na po ako gumagamit ng magic sarap dahil ang daming nag-comment sa last video ko noon. So, yun, ito na yung almusal / tanghalian namin. Itlog tsaka hotdog. At, syempre, di mawala ang ketchup ng paborito ng anak ko. So, yun, habang kumakain pala kami kanina, I mean, pagkatas namin kumain, may dumating na yung package. Package? So, yun, dumating na yung pa-birthday gift ng ninang ni Athena sa kanya at hindi namin sinabi sa kanya para ma-surprise nga siya. Mahilig kasi si Athena sa surprise. Maliit o malaki man yan. Ganun yung mga gusto niya kaysa pera. Mas gusto niya yung mga ganyan. Maliit na bagay na surprise or malaki man. Happy talaga yung anak namin. Sinanay kasi namin siya ng ganun. So yun, nakita niyo yung mukha niya, di ba? Nabitawan niya bigla yung cellphone niya nung nakita niya yung padala sa kanya nung ninang niya. So yun, siya yung pinag-open namin para naman ma-enjoy niya. At syempre, binidyohan namin para na rin appreciation post na din. So yun, meron laman na isang pack ng Oreo biscuit, tapos mga eggnog, and ano ba yung isa? Hindi ko na alam yung isang biscuit eh. Tapos yun, may cookies. Tapos, ayan, may mga biscuit ulit. Syempre, happy dyan si Athena nung nakita niya yung pinaka-paborito niya. Tapos yung may gatas din pala, pinaka-paborito niya dyan, yung ilalabas niya dyan, cereal. Tsaka yung oats. At yun, natuwa siya nung nakita niya yung nips, kasi paborito niya yung strawberry flavor. O, diba? Laki na naman. Another oats na naman. Nakatipid na naman kami ng 130 pesos. So, yun. Tapos yun, may cereal. Yung Nina, by the way, yung ninang pala ni Athena na yun, magaling gumawa po ng cake. At masarap po yung cake na gawa niya. Ilalagay ko po sa comment section yung link ng page niya para po ma-check niyo yung mga cake para po sa mga mahilig magpagawa ng cake, lalo na po sa mga design. So, yun lang po for today's video. Kita niyo naman, happy si Athena. At meron din pala po palang nagbigay ng cash gift kay Athena nung birthday niya. So, thank you po. Kita niyo, thank you po siya dyan sa video. Hindi lang po narinig. So, yun. Thank you guys for watching. Thank you din po sa mga nagmamahal kay Athena. Thank you guys for watching. Bye!